Mga pinakamainit na balita, pinakahuli sa malalaking isyong pinag-uusapan, at kawing-kawing na mga ulat ng inyong mga kaserbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Nakahain na ngayong tanghali sa Headline Ngayon! Sana madali ang magiging kanilang magawang paraan para mapigil ang mas malaking salantang ibibigay ng Terra Nova tanker. Umaari po sana no yung areas na devastated no nung bagyo at baha no ay iurong no at least no pero at most yung buong bansa. So now we don't see any threat against the BP po natin. Kaya kailangan namin magbawas. We need more people on the ground. Sa headline ngayon, balik eskwela sa Lunes, tuloy pero pasok sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong habagat, ipinagpaliban muna. Habagat patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa na mataang bagong LPA. Magiging bagyo ba? Presyo ng isda at manok nagtaasan na sa ilang palengke sa Metro Manila. Agarang pagresolba sa oil spill sa paglubog ng motor tanker sa Limay, Bataan. Panawagan ng lokal na pamahalaan. Kabi-kabilang sunog, sumiklab sa Metro Manila madaling araw kanina. Senior citizen patay sa sunog sa Marikina. Palengke sa Novaliches patuloy na tinutupok. At mga atletang Pinoy, handa ng sumabak sa Paris Olympics pagbubukas ng palaro. Inaabangan na! Nagbabalita, nagseserbisyo, si Jonathan Maestrado sa Headline Ngayon! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jonathan Maestrado at sa detalye ng mga headline ngayon. Ipinagpaliban ng Department of Education ang pagbubukas ng klase sa Lunes sa mga lugar po na sinalanta ng bagyong Karina at Habagat. Sabi ni Education Secretary Sonny Angara, maglalabas ng listahan ng mga eskwelahang kasama sa mga sususpindihin ang pagbubukas ng klase. Tuloy naman anya ang balik eskwela sa Lunes ng mga paaralang may kakaunti o halos walang tinamong pinsala sa kalamidad. Higit 300 paaralan ang ginagamit na evacuation center habang 90 ang napinsala. Sa panayam ng programang Gising Pilipinas, nanawagan si Teachers Dignity Coalition National President Benjo Basas na iurong ng kahit isang linggo ang pagsisimula ng klase. Umaari po sana no yung areas na devastated no nung bagyo at baha no ay iurong no at least no pero at most yung buong bansa kasi alam mo hindi natin talaga mapaghahandaan yung pagbubukas ng klase sa mga areas po na naapektuhan no dahil yung mga magulang natin yung mga pamilya no yung mga eskwelahan mismo no na ginawang evacuation center mismo ang mga teacher po natin ay naobliga no na pumunta muna no doon sa evacuation centers po. Headline ngayon! Maghahain ng Bureau of Treasury ng insurance claim para sa mga paaralang napinsala ng bagyong Karina. Ayon sa kawanihan, ihahain ito sa ilalim ng National Indemnity Insurance Program para pondohan ang pagsasaayos ng 45 public schools sa 8 rehiyon. Una nang sinabi ng Department of Education na sumampa sa higit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala ng kalamidad sa mga pampublikong paaralan. Headline ngayon! Kulang walang uuwian ng mga residente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila matapos manalasa ang habagat at bagyong Karina. Ilan sa mga bahay ang wasak at nalubog sa baha na hindi na mapapakinabangan. Bukod sa pagkain at pampaayos ng bahay, pangunahing hiling ng mga apektadong pamilya ang relokasyon. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Delpan Evacuation Center ang higit 1,500 individual na taga Isla Puting Bato. Headline ngayon! Sa probinsya, halos 6,000 ang apektado ng habagat at bagyong Karina sa Cordillera Administrative Region. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa FM Radio Baguio si Cherubim Ganaden. Cherubim! Karamihan sa mga nasalanta ay mula sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Mountain Province at dito sa Baguio City. Agad nagpaabot ng tulong gaya ng emergency kit, essential and basic needs tulad ng mga kumot at food packs
ang Department of Social Welfare and Development sa rehiyon. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista ang Cannon Road sa Baguio City na matinding naapektuhan ng pagguho ng lupa. Sarado din ang lugar sa mga turista dahil may banta pa rin ng guho at pagbagsak sa mga bato. Ayon naman sa Tuba Municipal Police Station, batay sa pinakahuling monitoring, liban sa apat na bahay, wala nang iba pang naitalang pintala at casualty naman sa lugar. Itong pamilya naman o higit 25 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Na serbisyo mo sa FM Radio Baguio, Cherubim Ganaden para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Maraming salamat, Cherubim! Sa La Union, isa ang patay habang dalawa ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Karina sa lalawigan. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa La Union si Haris Julio. Haris! Jonathan, dead on arrival sa ospital ang 11-anyos na binatilyo sa barangay Tamukalaw, Basnotan matapos mabagsakan ng puno noong Martes, July 23. Ayon sa MDRMO, naglalaro sa ulan ang binatilyo at pumunta sa likod ng bahay nang pabagsakin ng hangin ang isang matandang puno. Samantala, patuloy ang paghahanap sa isang lolo sa sityo Daeng Barangay Halog East sa Bayan ng Tubao at isang babae sa Barangay Urayong sa Bawang na natangay ng rumaragas ang ilog. Ayon sa PDRMO, nasa higit 10,000 pamilya o higit 37,000 individual ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa lalawigan. Sa Bayan ng Luna, posibleng abutin ng isang linggo bago tuluyang humupa ang baha dahil pahirapan ang paglabas ng tubig papunta sa dagat. Nananatili naman sa evacuation centers ang nasa higit 200 pamilya o halos 600 individual na apektado ng baha. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura, pero sa inisyal na tala, nasa higit 20 bahay ang bahagya o lubusang napinsala ng bagyo. Kaservisyo mo sa La Union, Haris Julio para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Haris! Headline ngayon! Balik dito sa Metro Manila, nagsimula nang maglinis ang mga tauhan ng DENR at MMDA sa Manila Baywalk Dolomite Beach kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Maynila si Steve Raz. Steve! Jonathan, mano-manong pinupulot ng nasa higit 200 tauhan ng MMDA at Estero Rangers ng DENR ang mga samusaring basura tulad ng mga plastic, kahoy at ilang patay na hayop sa Dolomite Beach sa Maynila. Masusiring winawalis ang mga dolomite sand para mawala ang mga nakabaong basura at iba pang bagay upang maging pinumuli ang artificial na buhangin. Ayon sa DNR, daang-daang sako na ang kanilang nakolekta at posibleng sa Lunes pa mabuksan ito sa publiko. Payo naman ng DNR sa mga bumibisita, palaging maging disiplinado at itapon ng maayos ang kanilang mga basura. Kaservisyo mo sa Maynila, Steve Raz, para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Steve! Headline ngayon! Headline! Panahon! Mga kaserbisyo, bagamat nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, patuloy pa ring makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil po sa habagat. Ayon po sa PAGASA, asahan ang pag-ulan lalo na sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, habang pinaka o panakanakang pag-ulan sa Bataan, Zambales, Pampanga at Benguet. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Paalala po ng PAGASA, patuloy na maging alerto dahil posible pa rin ang pagbaha at landslide kung malakas hanggang matindi ang buhos ng ulan. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA na huling namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi po ng PAGASA, maliit ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA. Gawing-gawing na mga ulat sa headline ngayon! Mga kaserbisyo, nagtaasan ang presyo ng isda at manok sa ilang palengke sa Metro Manila. Epekto pa rin po ng bagyong Karina at habagat. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, sinabi ng mga tindera na hanggang 20 pesos ang itinataas ng presyo ng isda simula noong Lunes. Naglalaro na sa 140 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng galunggong depende sa laki, habang nasa 180 hanggang 200 pesos kada kilo ang bangus.
Nasa 120 pesos naman ang kilo ng tilapia. Sapol din ng taas presyo ang karneng manok dahil sa pananalasa ng bagyo. Ang buong manok nagkakahalaga na ng 220 mula sa dating 200 pesos habang ang choice cut nagkakahalaga na ng 240 mula sa dating 220 pesos kada kilo. Headline ngayon! Iniutos na ng liderato ng Kamara ang paglalabas ng pondo sa pagkukumpuni ng Navotas Floodgate. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pamela! Donasan, yan ay matapos masira ang naturang navigational gate nitong Hunyo na nagpalalas ng pagbahas sa Metro Manila dahil sa bagyong Karina at habagat. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inilantad ng pananalasa ng bagyo at habagat ang mahinang infrastruktura sa bansa kung kaya kailangan ng agarang aksyon sa Tangos Sanzan Navigational Gate. Una nang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco na naiwasan sana ang matising pagbaha sa lungsod at sa labing lugar kung hindi nasira ang navigational gate. Nasa may 80 pumping stations ang pinatatakbo ng Navotas LGU, pero dahil nasira ng barge noong nakaraang buwan ay pumapasok ang tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide. Nakikipagtulungan na ang lokal na pamahalaan sa MMDA sa paghahain ng reklamo sa mga nasa likod ng insidente. Tinatayang matatapos ang pagkukumpuni sa navigation gate o navigational gate sa Agosto. Sa serbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pamela! Headline ngayon! Samantala, pinabulaanan po ng lokal na pamahalaan ng Pasay na ang reclamation project ang sanhi ng matinding baha sa pananalasa ng habagat sa lungsod. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Pasay City si Nico Bagsik. Nico? Jonathan, itinanggi ng lokal na pamahalaan ng Pasay na ang coastal development project ng kanilang lungsod sa Manila Bay ang dahilan ng mataas na baha sa lugar sa kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Kasunod ito ng pahayag ng ilang senador na ang reclamation project ng Manila Bay ang dahilan ng pagbaha sa paligid ng Senado sa GSIS Financial Center sa Pasay City at probinsya ng Bulacan. Sa isang pahayag, dilinaw ng Pasay LGU na ang baha sa lungsod ay diretsong dumaloy sa Manila Bay na napangsiwaan ng maayos. Dinepensahan din sa pahayag ang naturang proyekto na sumailalim sa metikulosong proseso ng pag-aproba para masigurong nasusunod ang regulasyon at polisiya ng gobyerno sa mga epektong pangkalikasan at tiyakin na responsable ang ginagawang reklamasyon. Patuloy din anila silang naghahanap ng pangmatagalang solusyon para maiwasan ang matinding pagbaha. Kaserbisyo mo dito sa Pasay City, Nico Bagsik para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Headline ngayon! Nanawagan po ng argarang pagresolba sa oil spill ang lokal na pamahalaan ng Limay Bataan kasunod ng paglubog ng motor tanker na may kargang higit 1,000,000 litrong langis. Sa panayam po ng programang kabayan, sinabi ni Limay Bataan Mayor Nelson David na hindi pa naman tumatagas o tumagas ang kargang industrial fuel ng tanker. Pero nasa 400 hanggang 500 litro na anya ng working fuel ng MT Terra Nova ang tumagas. Pinadalain namin na ma-resolve agad itong problema. Agad, oo. Sana madali ang magiging kanilang magawang paraan para mapigil ang mas malaking salantang ibibigay ng Terra Nova tanker. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat, pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang deadline sa paghahain at pagbabayad ng buwis sa ilang rehiyon. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Quezon City si Christian Yusores. Christian! Jonathan, palalawigin hanggang July 31 o sa susunod na Miyerkules ng PIR ang deadline sa pagpapasa, filing at pagbabayad ng mga taxpayer sa ilang rehiyon na naapektuhan ng hagupit ng bagyong Karina at habagat. Ayon kay PIR Commissioner Romuel Maggi Jr., ito'y bilang pagkilala rin sa sinapit ng mga taxpayer noong kasagsagan ng kalabidad. Kabilang sa mga dues o bayarin na na-extend ang deadline sa July 31 ay ang mga may quarter ending ng June 30, 2024. Partikular ang quarterly summary list of sales, purchases, importations,
na mga VAT-registered taxpayer. Gayun din ang sworn statement of manufacturers or importers volume of sales, pati na ang e-filing at filing at e-payment o payment ng BIR Form 2550Q o yung quarterly value added tax return at e-filing o filing at e-payment o payment ng BIR Form 2551Q o yung quarterly percentage tax return. Nilinaw ng BIR na piling mga revenue district offices lamang ang sakop ng pinalawig na deadline, kabilang ang 13 revenue district offices sa Central Luzon, 10 sa Calabar Zone, 31 sa NCR, 6 sa Ilocos Region at 4 sa Cordillera Region. Sa serbisyo mo sa Quezon City, Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian! Headline ngayon! Ingat mo mga kaserbisyo, kabilang sunog ang sumiklab sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Barangay Santa Monica sa Novaliches, Quezon City, patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang sunog sa isang palengke. Sinasabing gawa sa light materials ang istruktura at madaling masunog ang mga paninda kaya walang naisalba ang mga tindera. Ng dalawang apartment units sa Barangay Marulas sa Valenzuela City, alauna ng madaling araw kanina, 5 pamilya ang apektado ng sunog. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, mahigit 3,000 individual sa Maynila, Quezon City, Caloocan at Marikina na lumikas dahil po sa baha ang naabutan po ng tulong ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nagbabalita at nagseserbisyo si Steve Raz. Bago pa man ang matinding bahang dulot ng habagat at bagyong Karina sa Maynila, una nang lumikas sa Delpan Evacuation Center ang maraming residente sa Tondo matapos sirain ng malalakas na alon ang mga tahanan sa tabing dagat. Kahit karton na pwede naming upuan, higaan, kasi po basa. Ayun na, nagtiis na lang kami dito ngayon. So, na upo sir, nasa 500 plus evacuees po tayo. District 1 at District 3 po yan, Barangay 20 at Barangay 275 po sir. Kasabay ng pagdating ng tulong mula sa lokal at pambansang pamahalaan ang pagbuhos ng tulong mula sa pribadong sektor. Ang inyong mga kaserbisyo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 naghandog ng hot meal sa evacuees para kahit papanoy mapawi ang ginaw na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Marami pong salamat sa Radyo 630, Teleradyo Serbisyo sa ibinigay niyo po sa amin para po dito sa mga nasakuna ng bagyong Karina. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat na sa binigay niyo pong tulong sa amin. God bless po. Hinandugan din natin mga kaserbisyo ng mainit na lugaw sa 3 evacuation center sa Barangay 164 sa Caloocan City. Pati bahay, wash out! Bye. Yung mga supportara na po yan, parang binalikan na lang po namin yan, ma'am. Napawi na rin ang pangamba ng mga taga-barangay Tumana sa Marikina City matapos na unti-unti nang humuhupa ang baha na dulot ng pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Sa tala ng barangay, 38,000 residente ang lumikas dahil sa baha. Nakauwi na anya ang karamihan pero may ilang naiwan pa sa evacuation center dahil inaayos pa ang nasirang bahay. Iba't ibang uri ng gulay ang tinanggap ng barangay mula sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 na idadagdag sa relief goods na ipamamahagi sa mga binahang pamilya. At Teleradyo Serbisyo, dahil napakalaki po ng tulong na binigay niyo po sa aming barangay. Lahat po ay open pa rin po kami sa mga donation, sa lahat po ng gusto tumulong. Open po ang Barangay Tumana para sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Teleradyo Serbisyo at sa Radyo 630. Gagamitin din ang bahagi ng donasyong gulay na pangkonsumo ng mga katuwang ng barangay sa pagbibigay seguridad sa evacuation centers. Makakaiba din, no? Siyempre kapag tumutulong tayo sa mga relief efforts. Naantig talaga yung puso ko nung marami tayong mga nakitang bata sa evacuation centers. Nakita natin kasi puro papag lang yung tinutulugan nila. Talagang wala silang damit. Nasabi ng malaking bagay daw yung nabigay natin, naubos yung damit nila. So yung mga ganong feeling na malilit na bagay para sa atin, napakalaking kumbaga, gesture ito para sa ibang tao. Sa dalawang araw nating pagseserbisyo, 3,500 kaserbisyo ang ating naayudahan sa Quezon City, Maynila, Caloocan at Marikina City. Asahan po ninyo na ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 ay walang tigil na magbabalita at magseserbisyo araw-araw para sa inyo, anuman ang panahon. Kaserbisyo mo, Steve Raz, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
At abangan ang headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo. Ilang lugar sa La Paz, Agusan del Sur, inulan ng yelo. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Headline ngayon. Headline ngayon. Gawing-gawing na mga ulat sa headline ngayon. Nagbabalik ang headline ngayon, mga kaserbisyo, hindi tubig ulan kundi yelo ang bumagsak sa ilang lugar sa La Paz, Agusan del Sur. Nagbabalita ang nagsiservisyo sa Agusan del Sur si Ernel Tokmo. Ernel. Inulan ng yelo ang ilang bahagi ng barangay Sagunto at barangay Panagangan sa bayan ng La Paz, Agusan del Sur, Huwebes ng hapon. Sa video na ibinahagi ni Lizelle Agustina, makikita ang mga pumapatak na butil ng yelo kasabay ng malakas ng ulan kahapon. Anya, pinangambahan nila ang malakas na buhos ng ulan at nagulat na lang sila na may nahulog na ng mga yelo na manghawa na sila dahil unang beses itong nangyari sa kanilang lugar. Ayon sa PAGASA, nakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ng ilang lugar sa Agusan del Sur dahil sa thunderstorms at habagat. Ang hail o yelo ay bumabagsak galing sa isang severe thunderstorms. Nabubuo ito kapag masyadong mainit ang isang lugar na nagdudulot naman ng pagtaas ng water vapor na pwedeng mag-freeze at maging yelo ayon sa PAGASA. Kaservisyo mo sa Agusan del Sur, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ernel! Headline ngayon! Mga kaserbisyo, handa nang sumabak ang mga atletang Pinoy sa pagsisimula ng Olympic Games Biyernes ng gabi sa Paris o madaling araw ng Sabado dito po sa Pilipinas. Excited na ang mga boksingerong sina Carlo Paalam at Nesty Petesio na iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Nangako rin ang Olympic first-timer na si Herjie Bakyadan na ibubuhos niya ang lahat sa kanyang laban at hindi magpapadala sa pressure. Umaasa naman si Marcus Manalo, Secretary General ng Association of Boxing Up Alliances in the Philippines, na magbibigay ng magandang resulta sa Olympics ang Philippine team matapos sumailalim sa matinding training. At yan ang mga balitang aming nakalap. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable, The Filipino Channel, I1TFC, Teleradyo Servisyo YouTube Channel at Digital Free TV. Napakikinggan din po tayo sa DWPM Radyo 630. Ako po si Jonathan Maestrado hanggang Lunes dito po sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Headline ngayon! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube Channel.